Hi guys! Napaka-special ng video na to. Actually, parang isang tribute sa napakagandang Tagaytay at napakagandang People's Park. So, itong video na napapanood nyo is just a couple of days bago sumabog ang Bulkang Taal. So guys, tingnan nyo kung gaano napaka-majestic, breathtaking ang Taal Volcano. Napakapayapa pa niya guys ng mga araw na yon. So, pinuntahan talaga namin to para tingnan ulit kung gaano siya kaganda. So, tingnan nyo guys. Everything is very magnificent. Napakaganda ng paligid. Napaka-calm. Tingnan nyo guys. So, napaka-green pa ng paligid na yan. Walang maitim na ulap. Talagang magsisimula pa lang ang sunrise. So, medyo mabigat sa dibdib ang pagbabaliktad na kung gaano kaganda ang Taal Volcano nung mga panahon na yon sa mga nababalitaan natin ngayon, di ba? Pero, huwag tayong mawawala ng pag-asa habang pinanunood natin tong vlog ko na to. Marereminish tayo kung gaano napaka-green ang paligid, napaka-makulay, at talaga namang dinadayo ng mga turista. So, dito sa part na to, guys, ay napaka-foggy. Actually, hindi na ganun kaaga nang pumunta kami dito. Siguro, mga 8 o'clock, 9 o'clock in the morning, pero talagang napaka-kapal pa ng fog. So, talagang ito yung dinadayo sa Tagaytay. Yung feeling na malamig, yung feeling na nakakalakad ka, at napakababa ng ulap at ng fog. So, itong isang area na to, guys, parang waiting area, may mga comfort rooms na pwede kang bayaran, makapagpahinga sa mahabang biyahe, lalo na dun sa mga malalayong lugar from Tagaytay. So, yan, guys, tingnan nyo. Hindi ko akalain, just couple of days, itong fog na to ay mapapalitan ng makakapal na ash falls. Diba guys? Talagang nakakakilabot pag binabalikan natin yung nakaraan. So, itong daan na to, so, unti-unti palang lumilinaw kasi talaga namang malamig at foggy. Pero diba, ito makikita na lang natin sa TV na punong-puno ng mga ash falls. Kulay gray. So, yan. Itong itsura, guys, bago pa lang pumutok ang bulkan. Sabi ko, guys, talagang nung nabalitaan natin sa news, mabigat sa dibdib na makita kung gaano naapektuhan itong isa sa pinakamagandang pasyalan sa Tagaytay. Nung pumunta kami, guys, ang aga pa lang pero ang dami ng turista, ang daming mga batang naglalakad, nagjo-jog, pamilya na nag-take talaga ng time para pumunta dito sa People's Park. So, tingnan nyo guys kung gaano siya ka-green, gaano kalinis ang lugar. Kitang-kita natin guys, diba?
tsaka lang natin talaga ma-appreciate ang isang bagay kapag talaga totally nabago na, di ba? So yan, ito pa lang yung famous pathway or daan papunta doon sa People's Park. So tingnan nyo kung gaano ka-foggy, kalinis ang lugar, talagang a typical Tagaytay morning. Sabi nga, ayan, 100 meters from, para makarating ka dun sa top. So tingnan nyo, kahit in a very simple way, mapakita ko man lang sa inyo guys, kung ano ang itsura ng Tagaytay bago sapitin niyang isang trahedya. Sabi nga natin, or sabi ng mga taong naninirahan doon guys, isa na to sa very devastating na pangyayari na naganap sa Taal or sa Tagaytay at sa mga karating na lugar kagaya ng Batangas at Cavite na talaga namang mapabalitaan nyo sa news. Talagang totally na nasalanta sila. Okay? So, yan. Ito guys, yung Pakyat, dun sa area na yon. And then, talagang ang ganda guys, nakyatin, pagpicturan, tingnan, yung sa pinaka mataas na parte ng People's Park. So, talaga parang umakyat ka sa ulap. Literally. So, yan. Napaka-foggy. Hindi pa natin makita yung kabuuan. Pero guys, talaga isipin mo, no? Hindi lang talagang fog ang nagko-cover ngayon sa People's Park, kundi ash falls. Yung mga nanggaling sa bulkan na talagang lumalabo ang paligid dahil sa mga abo mula sa pagsabog ng Taal. So, ito naman yung laging pinagpipictura ng mga tao. So, nandyan yung napakalaking image ni Jesus Christ na tumitingin sa buong kalawakan ng People's Park. At alam ko naman guys, until now, God is still watching sa mga tao nandyan at naapektuhan. At alam ko ay patuloy pa rin tayong pinoprotektahan ng Diyos, diba? So, ito yung part na yan. Tingnan nyo. Surrounded by fog. Okay. So, yan. Yan, nakikita natin, diba? Kapal pa rin ang fog, guys. Wala kang makita sa area na yon. At actually, pag pumunta ka dito sa People's Park, matatanaw mo na, guys, yung halos mga around 95 degree ng kabuuan. So, ito rin yung isa sa lagi nilang pinagpipicturan, yung malaking pineapple na nakita nyo naman dun sa opening nitong video ko na talagang covered by ash falls. Diba? Nakakapanghinaya. I know naman na just a couple of siguro months or a year, sana by God's grace makakabangon din ang Tagaytay, makakabangon din ang Cavite, ang Batangas mula sa naranasan nila sa pagsabog. Ito din yung tower na kanina ay nakita nyo sa unang part ng video natin, covered by ash falls. So yan, diba kung gaano kalinis pa siya before, ito yung isa pa rin na talagang dinarayo at talagang binivisit ng mga tao yung kanilang wishing well upon the entrance dun sa certain portion na to ng People's Park. Tingnan nyo guys, kung makakapag-wish lang, diba? Na sana ay tumigil na ang pag-aalboroto ng bulkan at sana ay mabilis na makabangon ang lugar na ito at mapanatili pa rin niya ang kanyang ganda guys. Isa to sa nakakapanghinayang na masira totally. As in talagang personally nakakalungkot. So, tingnan nyo guys. Oh, ito rin yung isang area na mataas na pwede nating may magandang view ng Tagaytay. Okay, yan. So, ito yung siguro mga
ilang araw lang talaga guys, kagaya ng binabanggit ko kanina, ilang araw lang bago sumabog ang Taal Volcano. So ganito pa siya kaganda, napakakalmado. Wala akong nakikitang any signs na sasabog siya. Unaware talaga tayong lahat, unfortunately. Kaya papa. So ganito pa kaganda, wala pang talagang nasisira. As in. Okay? So ganyan pa kaganda ang People's Park. Yan, unti-unti nang nagliliwanag ang araw. Nakikita na natin yung kanina ay nakukover ng fog. So, ito yung sa may bandang baba. Tingnan nyo, diba? Breathtaking. Okay. So, yan. Foggy pa rin, guys. All throughout the entire morning. Siguro, nawawala lang yung fog mga around 10 o'clock in the morning. Pero, ramdam mo pa rin yung lamig. Kaya nga, sabi ko, napakasarap, napakaganda talagang pumunta ng Tagaytay. Malapit lang to sa atin, guys. Tapos yan, sana yung mga tao na nandito, yung mga tindahan na yan, sana talaga makarecover mula sa naranasan nila. Guys, tingnan nyo, nakabili pa ako dyan ng mga souvenirs together with my family. Diba, guys? O, yung mga t-shirts. Ito yung pangkabuhayan nila na sana nagpe-pray pa rin ako na hindi talaga nasira totally. Makabangon sila sa kung ano man ang nangyari. Yan. Tingnan nyo guys. Ganyan kaganda ang People's Park sa may bandang baba. Okay? Yan. Yan ito yung guys, yung nakita nyo kanina, diba? Na bridge. O yan, nagpapakita na ang surrounding area doon sa bandang baba ng mga karatig lugar. Tingnan nyo. Nakakalungkot talagang isipin na talagang they are totally covered by ash falls. At alam nyo guys, ang layo ng narating. Thank you guys for watching and please do not forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Love Sweet Life. Thank you and God bless!